feel too tired in thee and build upon thee, and establish in the faith as you were taught about thee in thy spirit. Simply that no one captivate you with an empty, seductive philosophy according to the tradition of men, according to the elemental powers of the world, and not according to Christ. For in him dwells the fullness of the deity bodily, and you share in this fullness in him, who is the head of every principality and power. In him you were also circumcised, with a circumcision not administered by hand, by stripping off the carnal body with the circumcision of Christ. You were buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the power of God, who raised him from the dead. And even when you were dead in transgressions and the uncircumcision of your flesh, he brought you to life along with him, having forgiven us all our transgressions, obliterating the Bible against us with its legal claims, which was opposed to us. He also removed it from our midst, nailing it to the cross, despoiling the principalities and the powers. He made a public spectacle of them, leading them away in triumph by him. The word of the Lord. The Lord is compassionate toward all his works. I will extol you, O my God and King, and I will bless your name forever and ever. For every day will I bless you, and I will praise your name forever and ever. The Lord is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness. The Lord is good to all, and compassionate toward all his works. Let all your works give you thanks, O Lord, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. Please be quiet. Hallelujah, hallelujah. I choose you from the world that you may go and bear fruit that may last, says the Lord. From all Judea and Jerusalem.
and he goes to region of Tyre and Sidon, came to hear him and to be healed of their diseases. And even those who were tormented by unclean spirits were cured. Everyone in the crowd sought to touch him, because power came forth from him and healed them all. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Through prayers, and it is
year na may nag-homily ito, may nag-appreciate ng homily ko na gusto kong ulitin about communion. Tayo, bilang isang komunidad, we are brothers, and we call this, in other word, na hindi na masyadong ginagamit, yung fraternity. Fraternity. And when we speak of brotherhood, dapat maliwanag sa atin na ang bawat isang kapatid, we do not look at other priests as competitors. We do not look at other priests as kalaban. We are brothers. At itong brotherhood na ito ang magbibigay sa atin ng kaisahan sa bawat isa. Do we really consider one another as brothers? Baka meron kang iniiwasan. Meron kang paring sinisiraan. Baka may pari ka na hindi mo tayo. Remember, tayo ay nagiging magkakapatid dahil sa dugo. Dugo ni Kristo. Dahil sa sarili mong katugo, hindi mo naman ipinapaksan ang sarili mong katugo. Hindi mo sinisiraan ang sarili mong katugo. Sabi nga, di ba? Love is thicker than water. So kung hindi mo naramdaman na ang kapwa-pari mo ay kapatid mo sa dugo ni Kristo, ibig sabihin niyan, malabnaw ang dugo ni Kristo sa iyo. But this brotherhood, hindi yan nanatili yung fraternity dun sa ideya ng pagkatatipan lamang. It should lead us, ito din natin ginagamit, yung maternity. Maternity. Tayo, as priests, should be encouraged to become mothers. Bakit? Because we are sons of our mother church. Ang simbahan ay nanay, at anong ugali ng isang nanay? Nangangalaga. Do we really take good care of our brother priests? Kapag yan ang nangyayari, ibig sabihin niya, yung ideya ng maternity nasa sa atin. Sabi nga nung sa hinahanap kong minsan, no? Yung pagiging fatherly, yung bawal ng obispo, sabi ni isang pare, ay hindi na makikita ang, hindi na pwede yung si fatherly, kasi si fatherly matagal ng patay. Yung mga batang pare, baka hindi niyo kilala si fatherly na nasa yung sa Rizal. Kaya si motherly patay na. So kung patay na yun, eh siguro yung motherly cares, makita naman sa atin. Because fraternity should lead us to maternity that will lead us to eternity. Lahat tayo lilipas, mamamatay. Yung kasingkatan mo ngayon bilang pare natin, yung pagiging babaw mo natin bilang pare, lilipas din yan. Nung kami bagong pare, sino ba yung mga tinitingala namin pare noon? Mga matatalinong pare, nasaan na sila ngayon? Diba? Darating din tayo niya, huwag kayong mag-alala. Kaya nga, makita sa atin na ang lahat ng ating ginagawa, ang goal is eternity. Because through prayers, we can go to our eternal homes sa pamamagitan ng ating communion. May pinakikita natin as brothers, fraternity, na nakikita yung magiging magkakapatid sa pamamagitan ng pagkalinga sa isa't isa na magdadala sa atin sa eternity. Prayer defines us. Prayer strengthens our communion. And remember, my brothers and sisters, prayer builds the kingdom of God. Yung kaharian ng Diyos, hindi yung sarili natin kaharian. We want to be praised, we want to be acknowledged, but remember, we are working for the kingdom of God, not for our own kingdoms. Kaya pag tayo nasa parokya, ay hindi natin dapat tingnan yung ating kapwa-pare na kompetensya. Sometimes we are trying to live a life under the shadow of the former parish priest. Nagnanagiging kompetensya natin, we don't need to compete with one another. Bakit? Magkakapatid tayo, and we are working for the kingdom of God, not to build our own kingdom. Kaya kung minsan,
sinisiraan yung ibang pare, yung kapwa pare, kapatid natin yan. At pag nasinahan ko minsan iniiwasan, nabubuhong minsan yung ating mentality pagkakilala sa ating kapwa pare based on what we heard from other people. Kaya kung isang iniiwasan natin o nag-judge ko natin ang isang tao because we have heard something about that person. Ang hirap kaya nun. Iiwasan ka dahil meron ka lamang na meron silang narinig, no, without verifying the authenticity or the veracity nung sinabi. Kumisan ng isang obispo, di ba? Kanina sa Sherry, napansin ko namin kung sino yung kasanyang table na nandun si Bishop, yun ang pinakakaunting pari. Parang iniiwasan, no, parang natatakot, ang hirap kayong maging obispo. Kaya kanina pagkatapos nung sharing na nagmimirienda dahil tayo lumapit kay Bishop dun sa sharing, dun sa komedor, nung nandun, tumabi ako kay Bishop, sumama ako dun sa table ni Bishop. Kasi wala ka agad yung ibang kasama. So, okay, umupo doon. Si Bishop naman ang umalis ka agad. Hindi na tapos na magbibenta. So, hindi, brothers and sisters, let us always remember that Jesus prayed, He went to the mountain because there are benefits, provechos. No, may mga benefits ang pananalangin natin ginagawa. Prayer defines us. Prayer strengthens our communion, and prayer builds the kingdom of heaven. Sana sa ating mga panalangin, isama rin natin ang bawat isa upang sa ngayon ang kalooban ng Diyos sa pagpili sa atin ay maging katulad o maging pagpapatuloy din ang ginawa ni Jesus, that after He prayed,